Kung may, anong proudest moment mo sa akin? Meron ba? Wala. Ano pong first impression nyo kay Ryan? Ano? Anong reaction nyo kapag sabihin ko na ano, mag-travel kami ni Ryan, kaming dalawa lang? Hindi pwede. Susuko ko bataan. Tapos na tayo dyan. Welcome to Hello, Hopya! At dahil nag-request kayo ng mukbang with my parents, andito si Dad Shi at si Mom Shi. So, magmumukbang kami with Q&A. Nagtanong ako sa Instagram ng aking mga followers, nagbigay sila ng mga questions para sa inyo na sasagutin nyo. Bakit ang lungkot mo, Mi? Bakit ang lungkot nyo? Kinakabahan ako. Magmumukbang nga tayo. Ayan, diba? Oh, yun. Yay! Habang kumakain, gano'n magtatanong. Kain muna tayo, ganyan yan. Habang kumakain, magtatanong ako ng question sa inyo. Okay, so una, may nagtanong from Jeff Freyo, paano doon nagsimula ang love story nyo? May matagal na yan. Ako, pulis ako ng San Jose Del Monte, si Mrs. si Midwife. Nag-bet kami ng isang common friend namin, and the rest is history. Ikaw, may anong side mo? Nakalimutan ko na! Ano mo nakalimutan? Paano yung daddy na love at first sight ka sa mami? Tatlo girlfriend ka nun eh. Pero ang mami mo ang very existing na ako yung mga pangataw eh. Kaya sa kanya ako nalaglag. Playboy! Ikaw, May, anong first impression mo sa daddy? Nagwapuhan ka ba? Ano? No, kasi ayoko ng pulis eh. Paano ka na-inlove sa daddy? Anong ugali or anong treat? Hindi lang sa bilis. Hindi kasi ano ha. Tsaka develop na lang yun. So, ito may nagtanong from MNR Saison. Ilang years po kayo magjowa bago po kayo kinasal? Ilang years din? One year lang kami. Tapos, kinasal na kayo agad. Ayun, from CHSJDE, ano pong naramdaman nyo nung sinilang nyo po si Trina? Nung pinanganak ako, ano ba ako, accident baby? Biglaan lang ba ako? Ganon. Hindi naman. Hindi. Hindi naman. So, ano pa rin, made from love? Siyempre, bali, ano kasi, after 1 year and 8 months kay kuya mo. Tapos, nasundan agad. Na. Ang risk ko paano nalaki eh, siyempre. 2 girls na una, pero girl pa rin ikaw. At is, pala okay naman. Oh, okay naman! Okay lang, sakto lang. From Nadnika, and Nadnika, what's the best advice can you give for those who wanted to start their own family? Yeah, sa mga gustong mag-asawa, anong advice nyo? Ang advice ko sa mga bagong mag-asawa, kailangan bago sila humarap sa pag-iisang dibdib, kailangan talaga meron silang matatag na trabaho kasi lalo ngayon, may pandemic, kung hindi tayo nakapag-ipon, wala. Pang lifetime na yung kasal eh. So before, ipa-plan nyo rin yan, hindi naman bigla-biglang papakasal kayo. Dapat, kailangan tulungan, give and take, parang basketball yan. Kailangan may team spirit kayo, kailangan planado, kamukha ng ginawa naman ng mami. From the beginning, from the start, until now, nagpa-plano pa rin tayo dahil nga, ayan, meron ng bukod sa anak na pag-aral, may dumating pa yung apo namin, first apo namin na napakaganda na kailangan maigayak na rin namin in the future. Wow! Ikaw, May, anong advice mo sa mga bagong mag-asawa? Total, ikaw, diba, nung nalaman mong buntis ako sa prom, inis na inis ka kasi walang plano. Ikaw, anong advice mo ba sa mga newlyweds, ganyan? Yan nga, kailangan i-plano mabuti. Kasi, gaya-gaya. Parang may rin hindi niya naka-plano. Ginagaya mo lang sagot ng daddy? Bakit ba? Tsaka hindi ka kumakain. Hindi, kailangan kasi plano talaga, planado. Kasi lalo ngayon may pambuhay. Tsaka ano nga, pandemic eh. Ikaw ba't nga ngayon? Ba't akong pandemic ngayon? From Mighty State PH, kailan ba pwede ikasal si Trina? Ay, age. Tapos, ngayon ko lang na-feel na napakasarap pala ng may apo. So, sa edad namin ni mami na senior citizen na magkaroon ng apo,
right time na palagay ko na kayo naman ay may hanap buhay din na matatag, meron kayong tapos na kayo ng pinag-aralan. Kumbaga, ang role ng isang magulang kasi, mapagtapos ang anak at masubaybayan hanggang sa siya magkaroon din ng pamilya. Aww. Habang medyo bata-bata pa yung lolo, kung makasama niya na matagal yung kanyang mga apo. Tapos kami naman, nakasubaybay, nakasuporta, para maging success yung inyong marriage ng iyong future husband. Aww. Ikaw, me. Kailan yung right time? Ready ka na ba magka-apo? Ako, gusto ko 2022 pa nga. Masusunod eh. Kasi nga, bata pa. Bakit 2022 pa? At least, ala ng pandemic, no, siguro. COVID. Ako, nagagalit ko na. COVID free na. From my friend, kay Mia Canton, anong proudest moment niyo kay Trina? Nakapag-aral siya, yun ang nanok sa kanya na believe na proud na proud kami parents kasi nakapag-produce kami ng isang kamukha na talented na bata. Nakita sa mundo ng showbiz. Wow. Kome, anong proudest moment mo sa akin? Mira, ba? Wala bang proudest moment? Okay lang, sakto lang. Oh. Hindi, at si ano, proud ako si Sempit, very talented ka. Tsaka nung hindi ko palain na magiging artista ka pa. Tsaka nung pinagbubuntis kita, nung pala sabi ko, sana ang anak ko maging maganda. Lagi kong pray yun na sana maging maganda anak ko. Matalino. So yun pala, ang outcome, ayun pa, naging artista pa. At isa, pagsabi mo yung career and studies mo. Yeah, I'm so proud. Talaga. So may question pa from CHSJDE. Ano pong pinangarap yung profession kay Ate Trina? Siyempre yung ano yung gusto, ako naman kung anong gusto mo eh, kung anong nasa puso mo. Sunod lang kami kung anong gusto mo sa maging career mo. Oh, ikaw daddy. Sa akin, ang pangarap sana kay Trina, kay Bunso, maging doktora siya kasi ilang wala sa pamilya namin. Sa both side ni mami, ni daddy, walang doktora eh. Tapos, o kaya, isang abogada. Kasi alam ko, from the beginning, maliit pa lang siya. Nakakabasa na siya, nakakakanta na siya. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng pilitin ang isang anak na gano'n na maging niyang karir. Kung baga, kung ano yung love niyang course, so subaybay lang tayo. Hindi, wala naman kaming pinag-isya dahil narating naman niya lahat yung kanyang pangarap. Ayan, so ito naman, from Irish Carion. Ano pong first impression niyo kay Ryan? Ano? Okay naman. Mabait. Ako kay Ryan kasi nung una ako maglabas ng trailblazer sa kumpanya nila noong 2014. Noong 2014, trailblazer ko. Nakita ko siya, nakita ko lang siya. Pero siyempre, siya yung empleyado ng kanilang kumpanya. At young stage, na-train siya ng kanilang lolo niya, tatay niya. Hardworking, industrial, kasi nga para maging good leader in the future. Kumbaga, dumaan siya sa kamukha ko rin na bago ako naging kernel, dumaan ako sa mababang ranggo. Ganun din nakita kong potential ni Ryan na magsimula siya sa mababang empleyado ng kanilang kumpanya. In the future, hahawak din siya ng sensitive position because trained na siya. Wow. Ito, from Oh my gosh. Boto ba kayo kay Ryan nung una niyo siyang nangit? Okay naman. Yung setting aside naman yon kung ano yung sa akin sa buhay namin, kung ano yung sinumahalin ng anak namin, ng anak ko, apat sila, kung sino mahalin nila, hindi pwede kaming magdikta. Kung yun ang mahal ng anak ko, kahit saan silang galing, mahal ko rin yun, siyempre. At nagmahal dun yung anak ko, hindi naman ako eh. Lagi lang ang daddy, lagi lang kaming overprotective, siyempre, mga babae ang anak ko, siyempre. Kung may ganon? Oo naman, siyempre. Kung sino gusto mo, yun mo. Kahit ano tambay lang? Ay, hindi naman. Siyempre. Kailangan na professional. Tsaka, siyempre, may hanap buhay. From Irish Carion, noong uno po ba strict kayo at ayaw niyo po magka-boyfriend si ako? Ano ba, strict ba kayo bilang parent? Siyempre. Kasi namin makatapos ko muna pag-aaral. Tama-tama, di ba? Subaybay lang. O baga, habang nag-aaral ka pa, nung dadating naman yung right age mo para mamili ka na talaga ng para sa iyo. Pero while na nag-aaral ka noon, siyempre, naka-monitor lang kami. Anong reaction niyo kapag sabihin ko na, mag-travel kami ni Ryan, kaming dalawa lang? Hindi pwede. Oh no!
sa akin. Pag, kailangan kasama ate mo eh, may chat. Pagka kasama ate mo, o kaya. Pagkasal na kayo. Pagkasal na kayo. Pagkasal na kayo, pwede na kayo mag-trap. Pwede, kasama ate mo. Pero ngayon, di ba? Bakit? Bakit? Chapro ng ate mo. Siyempre, hindi pa kasal eh. Siyempre. May, dada niyo lagi mong advice sa akin tuwing ano, yung Katrina, huwag mong, ano yun? Susuko ko bataan. Tapos na tayo dyan. Huwag mong mauna yung banlik sa baha. Kailangan, siyempre ganun talaga ang magulang. Overprotective sa kanyang mga anak, lalo kung babae. Hindi pwedeng, kailangan may paspasa ng church. So kaya ng, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, eh, kaya lang meron na kayong blessing. Eto, from Isay. Tapos siya. Eto na, malapit no. Pwede na ba kayo ibigay ako? Oo, pwede na kasi nga, napakasarap pala na may apo. Mga apo mo nakikita mo na lumalaki, nasusubay mo yung kanilang paglaki, para na nagagayad mo rin sila, para tsaka masaya ang isang pamilya. Merong maliliit na kids na nasa bahay at nakakalaro ng lolo't lola. Ikaw, me, ready mo na ba ako bigay kay Ryan? Pero sabi ko after, ano, sana 2022, para COVID-free na. Tayo mo pa! Kasi ngayon, gusto ko maging normal ng buhay eh. Mayroon kasi yung, pandemic pa. Pandemic ngayon eh, nakakainis kayo! Grabe naman, nakakainis na ito! From front ako ni Kaori, ano pong naman ano ugali ni Trina sa inyo? Ano? Ay, saka na kanyang mamay. Hindi, industrious. Kayang masikap sa pag-aaral. Wala naging problema sa pag-aaral na hindi ka mukha naman yung mga bata na natapos mo naman yung course mo sa tamang panahon. Dean's Lister. Parang ang nasa Dean List ka pa. Eh di ba, isang karangan na magulang yun. Alam ko namang masikap ka. Tapos nga, pag... At siya hindi yun. Bago nag-estudy, ano ko pa lang, elementary pa lang, naghahanap boy ka na. Eh, kung marunong ka na maghanap boy, marunong ka tumbunong sa magulang. Parang ang ikaw nga nagmana sa akin na nag-aaral ako ng college, working student ako. Bata pa lang, masikap ko na sa buhay. Kaya walang kong uulan ka. Aww. Ikaw, me, anong ugali na mana ko sa'yo? So spoken. Ano nga? Ano ba ang ugali na mana ko sa'yo? Madaldal. Ay, nako! Hindi, ano ba mga ano? Namana mo sa akin. Siyempre, kagandahan. Kung nga pala kagandahan niya pala. Erica, may turn. Nanonood ba kayo ng K-drama? Ano paborito niyong K-drama? Korean Descendant drama. Descendants of the Sun. Descendants of the Sun. Paborito mo. Diba? Nanonood silang K-drama. Paborito nila yun. Mm-hmm. Mga action. Okay. Okay. Ito may question. Ako, may. Ayan, sino ang paborito niyong anak? Ako, sa akin lahat eh. Kasi lahat eh, may kanya-kanyang role. Sa leadership ko sa PNP, sa police, may kanya-kanyang role silang ginagampanan. Mayroong sarhento, may kabo, gano'n. Eh, lahat naman kayo nag-aaral. So, proud parent, lahat paborito, lahat mahal. Oh, lahat equal. Equal lang, equal. Kasi, siyempre, anak siyempre kayo lahat. Mahal namin kayo lahat. Mahal. Siyempre, lahat mahal. Ayan, Daddy, kung ikaw ang pindarang ko na buntis ako, anong reaction mo? Mami galit. Inis siya. And ikaw, Daddy, anong reaction mo? Immediately, papatawag ko si Ryan at saka yung parents niya. Tapos, hindi pwedeng, kapag may nangyaran, kailangan dapat tindigan nila yung ginawa ng isang lalaki. Diba, lalaki rin ako. Kailangan tindigan niya kung ano yung kanyang nagawang mali. Kailangan itawid niya yung pagkakamali. Serap ng sponsor ah. Hindi yan sponsor. Hindi ba? Hindi. Sa iyo. Binili ko yan. Baka naman po, Kapitan Gimo, libre niyo na. Char! Binigyan siya Biho. Oh, binigyan naman ako ng Biho. Salamat, Kapitan Gimo. Sukay kami dyan, sukay. Momshi, Dadshi, anong advice niyo sa amin ni Ryan? Okay doon sa akin kasi nga, ayaw ko naman kayo may matatag na hanaboy na pareho. Talaga ko it's the right time na maybe next year pag wala ng pandemic, pwede na sa akin, may blessing na kayo sa akin. Aww. Ikaw, Mami. Dali talagang very assistant sa akin. Makasal na kayo. Ikaw, May. Huh? Ikaw, May. Eh nga, kung talagang ano na kayo, prepared na kayo, kailangan prepared niya talaga. Prepare. Tapos yung parang ganyan. Ginawa nyo. Bago lahat. Bago sumabok sa ano. Sa gera. Si Ryan naman. Ako rin naman. Stable naman. Oh.
Ikaw, anong advice nyo naman sa akin? Life advice nyo sa akin? Sana hindi ka magabago at maging mabait ka pa rin at huwag maawayin si Raya. Kailangan, sana mag-successful ka pa lalo sa career mo. Matabad ako mga pangarap mo. Ikaw, siyempre, happy ka. Pag happy ka, happy din kami. Siyempre, maraming buso ka namin. Hey, siyempre, pagtulungan kayo palagi, lagi kang supporta mo si Ryan, maybe si Ryan, ganun din. Kung mga problema, wag nyo nang umiro kayong konting alitan o konting problema. Bago kayo matulog, pag-usapan nyo na yon. Tapos magplano nga kayo agad, pagka kayo ay magplano kayo kung mutual understanding between each other. Kailangan, alam ko naman na from the beginning, nakikita ko ng pagmamahalan yung dalawa. Kailangan yung problema, sinosolve, hindi nila labanan ng problema. Kailangan solusyon. Find the solution. Every problem, find the solution, not fight the problem. Wow! Correct. I'm from Blossoms 10. Ready na ba kayo maging lolo't lola? Next year. Next year. Oh, pwede. Pwede na next ako. Next year, ang dali nun ah. Oh. 2022 pa yung ano nun. 2022 pa. So ito, last question from Not To My Chini Chin Chin. Approve ba kayo kay Ryan? Oo naman. Siyempre, minahal mo. Sabi ko siyempre, from the beginning. Sino mahal mo? Kung sino mahal mo, mahal ng daddy. Ito, mami, patatanda na kami. Alam namin yung mga pinagdaan namin, mga buhay. Guidance lang sa anak, gano'n. Tapos, siyempre, more on, kayo pa rin na magdadala sa amin. Payo lang bilang magulang. Ayan, okay. Alright, so, thank you so much, Dadshi and Mommy, welcome. For the advices. I love you both. Welcome. Please like and subscribe. Yes! Good afternoon, viewers. Hopya Trina. So, please like and subscribe my YouTube channel, Hello Hopya. And follow me on my Instagram at Trina Legaspi. So, basically, I hope you like it. 1, 2, 3, go. Hopya like it! Bye!